Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanahong balita. Matatanggap na ng mga piling kawanin ng pamahalaan ang kanilang mid-year bonus simula ngayong araw 15 ng Mayo. Ang mid-year bonus ay katumbas ng isang buwang sweldo ng mga piling opisyal ayon sa mga partikular na kwalifikasyon tulad ng panahon ng pagtatrabaho, satisfactory rating at iba pa. Nagpaalala naman si Budget Secretary Amena Pangandaman sa lahat ng ahensya ng gobyerno na agarang ipagkaloob sa mga empleyado at opisyal nito ang nasabing bonus. Nako, ingat po tayo sa ating na mga nababasa online dahil fake news kung tawagin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kumakalat impormasyon ukol sa tulong pinansyal para sa mga estudyanteng magtatapos ngayong taon. Yan ang ating kumpirmahin mula kay Daniza Lopez. Inabisuhan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko ukol sa kumakalat na impormasyon na mayroong ayuda para sa mga magtatapos na estudyante ngayong taon. Kinumpirma ng DSWD na walang katotohanan ang kumakalat na mga post sa social media kung saan makakatanggap umano ng 5,000 piso ang mga estudyante. Nakasaad din sa nasabing post ang pagpapalista sa isang link na nakalagay dito kung saan ginamit din ang larawan at logo ng kagawaran. Pagpapaliwanag naman ng DSWD, walang kawani nito ang manghihingi ng personal na impormasyon ng mga benepisyaryo dahil hindi ito naayon sa Data Privacy Act of 2012. Kung kaya't hinikayat nito ang publiko na tanging sa mga opisyal na social media account lamang nito, sumabaybay para hindi maging biktima ng fake news. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Bilang bahagi ng Philippine Development Plan 2023 to 2028 ay patuloy na binibigyang prioridad ng Department of Transportation o DOTR ang active transportation sa bansa. Pagpapaliwanag ni DOTR Assistant Secretary Lionel De Velez, layunin ito na tugunan ang climate change at bigyan ng ibang alternatibong transportasyon ang mga commuters. Ang alternatibong paraan ng transportasyon ay kinabibilangan ng paglalakad, paggamit ng mga bisikleta, e-scooters, e-bikes at iba pang non-motorized vehicle. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Iloilo City isinailalim sa state of calamity. Pinsala sa agrikultura umabot na sa 1 bilyong piso. Mid-year bonus ng mga kawanin ng pamahalaan matatanggap na simula ngayong araw. PBBM tiniyak na wala ng backlog sa driver's license at plaka sa darating na Hulyo sa susunod na taon. DOT inahayag ang pagsasara ng Sofitel bilang malaking kawalan sa sektor ng turismo sa bansa. Car-free Sunday sa Rojas Boulevard ipatutupad sa susunod na linggo. Kauna-unahang professional pool league sa Pilipinas target ilunsad sa buwan ng Agosto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanahong balita. Nanawagan si Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga mambabatas na suportahan ang pagpapalawig sa pondo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Layo ng RCEF na managdagan ng pondo mula sa pamahalaan upang mapataas ang kalidad ng pamumuhay ng mga magsasaka na siyang kaakibat ng Rice Tarification Law kung saan kasalukuyang dininig ang amendasyon sa mga patakarang nasa ilalim nito.
Ayon sa Kalihim, ang RCEP ay isang dynamic economic strategy na magbibigay oportunidad sa pamahalaan na makalikom ng kinakailangang buwis mula sa mga imported na bigas upang makasuporta sa pamumuhay at kita ng mga magsasaka. Nakitaan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG ang pagbaba sa kaso ng mga cybercrime ngayong taon. Ang buong detalye alamin mula kay Daniza Lopez. Ibinahagi ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG na bumaba ang kaso ng cybercrime sa Pilipinas ngayong taon. Ito'y matapos ibahagi ng ahensya ang datos na nakalap nito mula noong unang araw ng 2024 hanggang 9 ng Mayo. Pagbabahagi ni Acting ACG Director Police Brigadier General Ronnie Francis Cariaga, 29.9% ang ibinaba kung saan nasa 6,151 na lamang ang naitala ngayong taon kumpara noong nakarang taon na mayroong 8,775 na kaso. Ang kaso na nakitaan ng lubos na pagbaba ay ang online selling scam, investment scam at phishing scam. Bagamat nakitaan ito ng progreso ay siniguro naman ng PNPACG na patuloy nitong paiigtingin ang mga cybersecurity measures para tugunan ang mga digital threat na kinakaharap ng bansa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay dineklara na ng Department of Health o DOH bilang malaria-free ang lalawigan ng Isabela sa Cagayan Valley. Ayon sa pahayag ng DOH, walang naitala na anumang indigenous cases ng malaria sa Isabela mula noong taong 2014 hanggang kasalukuyan. Ayon kay Cagayan Valley Center for Health Development o CVCHD Regional Director Dr. Razel Nicahaw, ang tagumpay na ito ay tanda ng dedikasyon ng mga healthcare workers, mga opisyal ng gobyerno at mga pinuno ng komunidad. Pinuri naman ni DOH Undersecretary for Public Health Services Cluster, Glenn Matthew Bagaw, ang pagsisikap ng Ilagan City at hinikayat ang lahat na patuloy na makamit ang estado ng lugar. Samantala, bukod sa pagkilala, ay binigyan naman ng DOH ang lalawigan ng 1,000,000 pisong cash incentive na magagamit ito para mapanatili ang malaria-free status sa Isabela. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Iloilo City isinailalim sa state of calamity. Pinsala sa agrikultura umabot na sa 1,000,000,000 piso. Mid-year bonus ng mga kawaninang pamahalaan matatanggap na simula ngayong araw. BBBM tiniyak na wala ng backlog sa driver's license at plaka sa darating na Hulyo sa susunod na taon. DOT inahayag ang pagsasara ng Sofitel bilang malaking kawalan sa sektor ng turismo sa bansa. Car-free Sunday sa Rojas Boulevard ipatutupad sa susunod na linggo. Kauna-unahang professional pool league sa Pilipinas target ilunsad sa buwan ng Agosto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanhong balita. Sinisiguro ng Department of Information and Communications Technology o DICT na may panahon pa para ipatupad ang internet voting system para sa darating na halalan sa susunod na taon. Ayon kay DICT Assistant Secretary and Spokesperson Renato Aboy Paraiso, bagamat matatagalan bago makamit ang expectation sa sistema, sisikapin ng ahensya na tagumpay na maisakatuparan ito bago ang naturang botohan. Hinahangad rin ng ahensya ang kampanya na maipaalam sa mga botante ang tamang proseso na pagboto pagdating sa makabagong sistema.
Ang internet voting ay ang pagpaparehistro ng mga botante at paraan ng pagboto para sa mga overseas Filipinos gamit ang cellphone o anumang gadgets. Nasa kabuuang 165 Chinese na dayuhan ang pinatawan ng Bureau of Immigration ng deportasyon. Ang dahilan, alamin mula kay Jade Buhoy. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, ang 165 Chinese national ay napatawan ng deportasyon. Ayon sa Bureau of Immigration, ang mga dayuhang ito ay kabilang sa mga arestadong individual na nahuli ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC sa Bambang Tarlac noong Marso. Base sa investigasyon ng PAOCC, ang mga dayuhan ay sangkot rin sa mga gawaing ilegal gaya ng scam. Kabilang din sa kanilang nilabag ay ang hindi pagpresenta ng travel documents, overstaying at iba pang mga paglabag ng batas. Ayon kay BIA Commissioner Norman Tancinco, bagamat napatawan ng deportasyon ang mga nasabing Chinese national, may 2,000 dito na kinakailangang humarap sa kasong ipinataw sa loob ng bansa. Sa kasalukuyan, itinungo na ang mga deportee sa Pudong, China, habang ang pagkakakilanlan ng mga ito ay hindi napapahintulutan pang makabalik muli sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Magsasara ang kahabaan ng Rojas Boulevard sa mga motorista tuwing Linggo ng umaga simula 26 ng Mayo. Ito ay alinsunod sa nilagdaang City Ordinance No. 9074 ni Manila Mayor Hanil Acuña kung saan bibigyang daan ang mga pamilya na nais mag-ehersisyo at maisulong ang turismo sa pagpasyal sa Manila Bay. Mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga tuwing Linggo, ang Rojas Boulevard mula Padre Burgos Avenue na malapit sa Rizal Park hanggang Quirino Avenue ay magiging eksklusibo lamang para sa mga nais maglakad, tumakbo at magbisikleta mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Epektibo ang car-free Sunday sa Rojas Boulevard hanggang katapusan ng Hunyo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Iloilo City isinailalim sa state of calamity. Pinsala sa agrikultura umabot na sa 1 bilyong piso. Mid-year bonus ng mga kawaninang pamahalaan matatanggap na simula ngayong araw. PBBM tiniyak na wala ng backlog sa driver's license at plaka sa darating na Hulyo sa susunod na taon. DOT inahayag ang pagsasara ng Sofitel bilang malaking kawalan sa sektor ng turismo sa bansa. Car-free Sunday sa Rojas Boulevard ipatutupad sa susunod na Linggo. Kauna-unahang professional pool league sa Pilipinas, target ilunsad sa buwan ng Agosto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.